Narito naman ang iba pang balita sa Visayas at ni Alan Domingo. Nahunog sa bangin sa barangay Busay, Cebu City ang isang kutse. Sakay nito ang anim na tao kabilang ang tatlong menor de edad. Ayon sa pulisya, may magkasalubong silang isa pang sasakyan. Doon na nawala ng kontrol ang driver ng kutse. Hanggang sa malaglag ang sasakyan sa 18 metrong lalim na bangin. Nasukatan ng mga sakay nang nadisgrasyang sasakyan at ginagamot na ngayon sa ospital. Nangangamba na ang mga poultry farmers sa Mandaue City dahil sa masamang epekto ng matinding init ng panahon sa kanilang mga inaalagaang manok. Sa datos ng City Agriculture Office, mula 20 hanggang 25 manok ang namamatay sa kada poultry farm ngayong tag-araw. Bumaba rin ang bilang ng mga nakukuhang itlog. Mula sa karaniwang 8,000, nasa 6,000 itlog na lang ang nakukuha sa bawat farm ngayong tag-araw. Dahil dito, dinubli na ng mga may-ari na mga farm ang pag-iingat sa kanilang mga alaga. Dinagdaga na ang tubig na ipanliligo at ipinapainom sa mga manok, maging ang electric fan para sa mga ito. Pinaigting ng Iloilo City Health Office ang kanilang panghihikayat sa publiko ng magpa-HIV test. Pangunahing target ng tanggapan na masuri ang mga lalaking may relasyon na kapwa lalaki. Sila raw kasi ang karaniwang nagpo-positibo sa HIV at AIDS base sa report ng Department of Health. Sa buong Iloilo City, nasa 300 ang target ng CHO na isailalim sa HIV testing hanggang sa katapusan ng Mayo. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.